guys, ito na naman tayo sa ating gaming tutorial about sa paglaro ng Tekken 6 sa mga low-end device. Tekken 7 yan, kung makikita nyo ang mod siya ng Tekken 7 Global Prime Mod Edition. May mga textures din yan. Download nyo na lang yung link sa ibaba sa kanilang website. So, ang aking device is Oppo F1 S. Pakita ko specs. Oppo F1 S. Octa-core. Meron tayong clock speed natin is 156 MHz to 1.51 GHz. Mali T860 GPU natin. Meron itong 4 gigs of RAM or approximately 3795 MB, and 64 gigs of internal, approximately 53.80 gigs of internal. So yun lang naman halaga doon. So test na natin, guys. Yan, hold nyo lang to hanggang sa magload ng ganito. Ito tayo ng game setting. Ito po ang kanyang settings. OpenGL, skip buffer, FX or non-buffer, faster, simulate block transfer effect, frame skip natin ay 2, frame skipping type ay number of frames, alternative speed ay 1000. Magagamit nyo siya pagka meron kayong controller. Pipindutin nyo lang yung left trigger. Yan yung alternative speed or unthrottle, yung tawag doon. Display resolution, HW scaler is native device. Check nyo lang to hanggang lazy texture catching speed up. Retain change texture, sometimes lower. Yan, huwag nyo siyang pindutin kasi napagpabagal din yan. Spline visor grabs quality, low yan, low. Check din nyo rin yung disable slower effect para pampabilis. Lahat ng may mga speed up na nakalagay, check nyo yan. Upscale level up, wala kayong babaguhin dyan. Deposterize. And isotic peak filtering, wala din kayong babaguhin dyan. Texture filtering, auto, screen scaling, scaling filter, linear. Itong enable Google Cardboard sa ano to? Sa paggamit ng VR. Pwede nyo siya gamitan ng VR. Check nyo lang yan, magiging VR mode yung SSPP nyo. Yan. Lower resolution effects, siyempre aggressive tayo para bumilis yung effects niya, may low resolution. So yan, system natin, fast memory and stable, siyempre IO threaded, timing method is fast lag on low storage tayo. So enable cheats, sa mga cheats yan eh. Check nyo kung gusto nyo maglihan ng cheat, cheat nyo rin kung ayaw nyo. So yun, sa audio pa pala, kaya na bahala magset ng ganito kung ano yung gusto nyo sa sound. Pero mas paya ko lagyan nyo siya ng speed hack or dead or alive, etc. Pero kung mas mabilis yung Tekken kung walang sounds, kaya gusto nyo off nyo, mas bibilis yan. Pero device ko kaya naman, supported naman yung may audio. So yan, start natin. Start natin si Tekken 6. Yan. So yan, may 20 frames per second, 20 lang siya, diba? Tingin yung speed niya is 100.
Ito yung alternative speed natin. Maabot siya ng 46 frames per second. Kung may gamepad kayo, mas mabilis talaga yan. Left trigger lang pipindutin nyo. Ayan. Ayan, di na po ako naka-throttle or alternative. Okay guys, kung mapapasin nyo, mayroon dalawang guhit dito. Saka dito. Dahil po yan sa native device resolution natin kanina inaan sa settings. Pero okay naman siya dahil normal naman po yan. Kung mapapasin yung controls naman natin, medyo binago natin yan. Dahil kinustomize yan sa edit controls, nandun po siya makikita. But ganda po yung kanyang gameplay kahit walang gamepad. Patuloy naman siya, maabot siya ng 9 approximately below 100, 99, 98, yung game speed niya. So yun. Pero kung may gamepad kayo, mas okay syempre. Pindutin nyo lang itong unthrottle eh. Yung unthrottle po yung left trigger sa kabila. Parang fast forward siya, ganun guys. Mas pumibilis yung pag gameplay niya. So let's try. Pero kung wala namang gamepad, okay naman kasi na-test ko din naman nang wala. Siyempre, pag gagala ka, di ba? Ano ba magdala ka pang gamepad? Siyempre, on the go. Wala nang dalang mga accessories dyan. Kaya screen lang talaga. So, ayun. Nakahanap akong solution. Gusto lang siya i-share. Hindi ko siya gusto na pag-iabang, guys. So yun na nga guys, test na natin siya. Ayan, ganda ng sounds guys. Walang garalgal. Pansinin nyo rin yung paan nila guys. Hindi masyadong shaky. Di tulad sa settings ng iba. So yun, test nga natin yung gano'ng kabilis. Oh! Medyo mabilis siya guys. So yun nga, medyo mabilis nga siya guys. Gamitan natin ng throttle or alternative speed nung may gamepad. Pero kung sa walang gamepad, okay lang kasi kung wala tayong screen recorder, talagang mabilis talaga to. Nag-screen record ako, nababawasan yung kanyang FPS. So ayan, mag-unthrottle tayo or alternative speed gamit yung gamepad. An alternative. Ayan. Yun. Para sa akin bumili siya guys. So yun lang. Hope you like my video. Subscribe na kayo para gumawa ulit ako ng susunod na video. Misogi.